Shout out kay Luis Alon, kay Kasakino Dukusin, Ronald Berbusidad at kay Enju at Juan Sulege. Sa balita naman natin ngayon, kung itong Barangay Ginebra ay naghahanap talaga na isang player na pwedeng ipalit dito kay Jeremiah Green na palaging injured, ang isang nakikita ko dyan ay itong si Matthew Wright. Alam natin na si Wright ay naglalaro ngayon dito sa Japan B League at ang rights niyan ay nandoon sa Phoenix kapag siya ay bumalik sa PBA. Pero hindi naman yan magiging problema kung talagang pursigido si Alfrancis Chua na makuha ito para sa Barangay Ginebra. Sa ngayon kasi ang pwedeng gawin dito, of course unang-una, kinakailangang i-buy out ng SMC ang kontrata ni Wright doon sa kanyang Japanese team o di kaya naman intayin itong matapos. Katulad na nangyari dito kay Robert Bolick na bigla na lang na-terminate dahil nag-request mismo ito si Bolick. Posible na ganyan ang gawin ni Alfrancis Chua dito kay Wright. Magbigay siya ng magandang offer para itong si Wright ay mag-request doon sa Japan B League team niya na siya ay bitawan na at tapusin yung kontrata. Nakita naman natin kay Bolick pwedeng mangyari yan basta magkasundo ang dalawang panig. At kung yan ay mangyari na, ang susunod niyang gagawin ay kakausapin itong Phoenix Fuel Masters. Ang tanong, sinong pwedeng ipalit ng Phoenix para dito kay Matthew Wright? Well, sa tingin ko pwedeng i-offer ng Barangay Ginebra si Jeremiah Gray. Kapag healthy na ito si Jeremiah Gray, ay magiging magandang asset siya para dito sa Phoenix Fuel Masters. At kung kinakailangan pa, pwedeng magdagdag ng isa pang player o di kaya ng isa pang draft pick itong si Alfrancis Chua para dito sa Phoenix. So magiging palitan Jeremiah Gray at isang first round pick para dito kay Matthew Wright. At kung yan ay mangyayari, masasabi natin na tuloy-tuloy na yung pagkakaroon ng isang dominant wingman itong PBA, itong PBA's most popular team na Ginebra. Ano na nga ba ang nangyari doon sa plano na itong si Wami Chongson ay dadalin dito sa SMC? Hindi naman yan sikreto at maraming nakakaalam na matagal na itong plano, pero bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa siya napupunta roon? Well, unang-una nakita natin sa Barangay Ginebra ang nangyari kasi nakuha nila ito si Maverick Ahanmisi. Hindi naman inaasahan ng Ginebra na mapupunta sa kanila si Ahanmisi, pero ito ay naging unrestricted free agent at sa Ginebra siya pumunta. So hindi na nila kinakailangan si Chongson ngayon. Sa panig naman ng San Miguel Beer, nakita natin nakuha nila isa ring guard, ito si Jeron Teng. Kahit ito ay hindi point guard, dagdag pa rin yan doon sa rotation ng guards ng San Miguel at naging healthy ito si Terence Romeo. At of course nakita natin na may potential pala ito si Kit Jimenez. So iyan ang dahilan kung bakit hindi na rin nila kinukuha itong si Wami Chongson. Dahil dito mukhang ang isang option na lang dito kay Chongson para maglaro para sa SMC ay ang Magnolia Chicken Templados. Unless of course itong si Chris Ross biglang mag-retire na maaga, sa tingin ko si Chongson ay mapupunta yan talaga dito sa Magnolia. Baka pwedeng ipalit yan kay Paul Lee in case hindi magkaroon ng trade o di kaya naman ay magkaroon ng adjustment dito sa lineup ng Magnolia. Kasi ang balita nga, kapag hindi pa raw nag-champion ang Magnolia dito sa Commissioner's Cup, magkakaroon ng malaking pagbabago dyan dahil mukhang ang mandato raw ng management kay sa Magnolia ay mag-champion. At ang pagkakuha sa isang point guard katulad ni Wami Chongson, magiging malaking bagay yan o pagtulong dito sa Magnolia para masiguro na sila ay magiging competitive sa mga susunod na laban. Dahil siyempre kung ikaw Magnolia, gusto mo na mag-champion na dahil sabi nga nung iba, bakit puro SMB, Ginebra, TNT na lamang ang nagcha-champion at hindi itong Magnolia. So tignan natin kung magkakaroon nga ng pagbabago at si Chongson mapupunta sa hot shots.